mula sa kasaysayan. Tara at ilalalim ng kagimatan. May tayo na balite. Pagmula sa kasaysayan, tara at siya sa atin ang lihim ng karunungan. May ilan ang katanungan kung saan ba nagmula ang agimat ng Cavite na hindi mawawala sa kasaysayan. Iba't ibang may tangan, pangakilang pangalan sa larangan ng antingan. Yan, isang magandang umaga mga Antingero. At ako nga po pala si DJ mula sa Antingero ng Cavite. At nais ko rin pong ipakilala sa inyo ang pangalawang junior ni Nardong Leonardo Nardong Puti. Tama po ba na kayo po yung pangalawa, no po? So ano yun, dalawang taon pa lang time na yun? Oo, magdadalawang taon pa lang ako noon. Dahil October 10 nung matay si Tatay. November 30 ako, sabihin, hindi, wala pang dalawang taon. Wala pang dalawang taon nyo. Pero nagkakausap na rin po kayo ni, sabi nyo, ni Boss Jun, kung tawagin nila, o Sir Jun. Oo, oh, nung nga kasing bata pa ako, siguro mga tuntoon, walang pumupunta rito yun, sinusundo ako. Sa mismo pumupunta rito? Pumupunta rito yun. So ilang taon na si Boss Jun nung Sir Jun? Noon, hindi ko na lumatan siya. Pero ano na, siguro mga grade 6 na siya noon, no? Hindi. Ilan po ba ang taon niya nung tanda sa inyo? Ni grade yun? Kung tutusin, parang pwede na rin niya akong anak eh. Ah, may ano na. Edad na siya, no? Siguro mga 10. Hindi lang. Yung mga nasa 54 hindi lang, baka mayroong 15 years siyang ano, above sa'yo, no? So, paano kayo nagkakilala sa Jeda? Nakita kami, inalag ko siya. Bali, may contact ka na? May contact. Wala. Pumunta ako ng Jeddah, alam ko na sa Jeddah siya. Ngayon, sa Jeddah naman kasi may mga tambayan ng Pinoy doon eh. Oo nga po. Kapitenyo, mga ano. Inanap ko yung tambayan ng Kapitenyo. Bago doon ako nagtanong, tinuro sa akin ng mga Kapitenyo sa umarap dito si Tunputi. Pero hindi nila alam na kapatid ako. Pero ano impact nung sa inyo, sir, nung nagkakita na kayo sa Jeddah? Siyempre, ngayon ulit kayo magkikita nung time na yun. Siyempre, may konting ano, kailangan, no? Hindi naman, kasi sanay na ako kay Gideon. Tsaka, ako talaga lagi pinupuntahan niyan dito pag pinapasyal ako niya, pagkain ako, pinipili ako ng mga gamit. Ay, hindi ka rin pala talaga pinapabayaan si Gideon na ano? Spoiled ako dyan kay Gideon. Talagang inaakop niya, parang niyakap ka na niya, no? Kami lahat, yung si Nati Esther, si Nati Baby, tsaka kami dalawang kapatid dito. Para kami talaga magkakapatid din, magturing. Buo talaga, no? Hindi lumihis, no? Kahit si nanay ko, ganun din nila nilalami. Apo nga. Totoo naman, no? Hanggang sa nawala na nga si nanay Pena. No, kasi pag ako napunta roon, mga tatlo, apat na araw, doon ako natutulog. Ah, doon sa kanila mismo? Sa kanila. Tapos nung high school ako, pagka medyo bakante yung oras ko, napunta ako doon. Pinapasya na ako si Nana Peli, yung nanay nila. Oo, yung nanay Peli. Pero nung nalaman na nila, siyempre, di ba, kilalang kilala. O bilang sa amin kasi mga Antingero, isang bayani sa amin yan, isang mga Antingero ng Cavite. Anong impact sa inyo nun, sir? Siyempre, junior kayo, tapos kapangalan mo pa, di ba? Alos din kayo ni sila, Sir Jun, ganun din. Sa kwento ng mga matatanda, saka ng nanay ko, nakaka-amaze yung tungkol sa ating hindi. Oh, totoo naman. Siyempre, diba? Kaya po, masabi ng anak, pero wala akong alam sa anting anting. Oo nga po. Pero sabi nila, pagka nakikita yun, ay may anting anting resibo. Pero hindi, meron kayang puntong ganun. Palaging ganun ang ilalo sa akin pag nakilala ako.
O, di may anting-anting ka? O, parang gano'n, no? Sabi ko, hindi ko alam. O, kasi yung si Nanay, ano nga, si Nanay Bating, sabi nga po, yung bago pumunta ng conference, binuhat ka pa niya kasi umiiyak eh. Pero ayaw niya, ayaw talagang paalis si tatay mo. So, hindi niya nga raw alam kung binugahan ang araw o ano, kasi yung time na yun, parang may payuhatid na. Kwento ni Nanay, na bago daw umalis ng madaling araw. Kasi binulungan ka raw nun. Naligo pa raw yun sa poso, dyan sa bahay namin sa Kalimba. Oo, sabi lang. Nagalit nga raw ang nanay at bakit daw aga-aga sa bata-bata ko, papaliguan ako. Oo nga. Hindi niya na raw naawat hanggang sa yun, pinaliguan daw ako. Tapos nga, dating ng sotso daw ng umaga. Umaga, matay si tatay dyan sa Pusipin. Oo nga. Hindi nga raw niya. Yun, inaano na yung nanay, baka ikaw, ramdam na ng tatay mo na may mangyayari sa kanya, kaya siguro baka sinaling sa'yo eh. Oo, ganoon. Pero meron din ano, meron din kakaiba. Parang umiinit katawan mo minsan, parang ganoon. Siyempre, ano yan eh? May pangyayari sa akin dyan, sa Nobeleta. Hindi ko nababanggitin yung pangalan. Ah, sige, sige. Inaway ako, hindi ako ang kaaway, lasing eh. Oo. Inaway ako, kumbaga na-personal dahan ba? Oo, Nobeleta mismo. Hmm. Saan yan? Sa San Juan? Dito sa mismong Caltex mo. Oo, sa kabilang. Sa kasunan. Nagulat din ako. Marami sila eh, apat sila eh. Kumbaga tinambangan nga parang nila. Personada ba? Inaaway ako. Gusto nila akong makatrouble siguro. Siyempre, hindi naman tayo papayag na basta nila ako masaktan. Oo, siyempre, oo. Nanlaban ako. Hindi naman sa pag-ano, medyo sanay tayo sa pasagulit, sa tukon eh. Medyo kahit na labang sila sa bilang, hindi sila bubra. Siguro, nainis. Pala may barel. Ah, may dala? Binunting barel, pinutok sa akin, pumutok. Dalawang bes, pinalbit yun, kitang-kita ko yun. Oh? Ibig sabihin, tinutukan ka na niya talaga, no? Talagang yung pagkabunot, tinalbit. Dahil galit na eh, kasi pag susuntok ko, baksak eh. Ay, bigyan, nasuntok mo siya? Oo. Kasi lasing eh. Lasing tapos na, hindi naman pala marunong manito. ako, medyo sabihin natin, sanay ako sa tropa ng araw eh. Mga tropang ba ako, kilala naman yan. Kumbaga, kahit pagbunot. Kahit labang sila sa bilang, magabiyado sila sa akin. Oo. Siguro nasar, alam niyo may baril siya, bumunot. Pagbunot, kinalbit sa akin yun, dalawang bes. Hindi pumutok na. Ang nasa isip ko nun, mga anak ko eh. Hindi yung natakot ako na aking mga babaril. Hindi eh. Inisip ko, putang na, ang lilit pa ng mga anak ko eh. Oo, siyempre oh. Totoo naman. Awa ng Diyos, kita ko yung baril. Kumislap yung ano, pero hindi pumutok. Dalawang bes kinalbit yun. Pinipitik lang yung trigger, no? Pero kumikislap lang yung ano? Yung tama siguro nung ano, sa basyo. Oh, sa basyo. Kita mo parang lighter mo dyan ano eh. Ah, pa nag-spark. Mm. Spark mismo, no? May katabi ako, tagarihan si pareng okay, pagkata. Sabi ko pare, tumakbo ka na, kaso hindi na siya makatakbo nung tinutuwa na kami. Totoo naman kasi nakakabigla. Pero sa akin nakatutok. Kaya dalawa kami nakakita kung paano kinalbit yung baril. Kahit nga si pare, sabi niya, puta pa, hindi pumutok yung baril. Oo, nako, syempre, amazed din yun. Eh, sabi ko, baka hindi ko pa oras. Oo, mare. Hindi ka, baka meron kang ano pare. Hindi ko pa oras. Pero na ano na yun, tumanim din. Ang daming nakasaksi noon. Kaya lalo pumutok din sa Nobeleta na ko. Kasi putik, siguro may anting yan. Oo, hindi kasi, di ba natambay din tatay mo dyan? Sabi ko, wala naman akong alam na meron ako niyan eh. Sa totoo lang. Totoo naman ako. Ang totoo palagi ko, hindi ko pa oras. Pero yung nakita niyo nga nun, pero nagtaka din kayo sa sarili niyo na ako. Hindi naman. Si Lord agad nasa isip ko. Sabi ko, siguro hindi ayaw pa ni Lord dahil malilit pa ba? Totoo naman. Kasi bigla mo agad naisip nung pinipitik na yung trigger. Totoo yun. Hindi ko naisip sarili ko. Mga anak ko, talagang tanda-tanda ko yun. Sa ibang tao, di ba, pag pinutuwan ka, ninerbo siya. Yung iba ka napapatakbo na eh. Ako, napagsalita pa ako eh. Sabi ko, pare, wala akong atraso sa'yo, pero habang sasalita ako, pinipitik na nila. Nakarabit nila. Hanggang sa... Hindi ka na-shock, no? Nung
nagalit ako, hindi ako nasiyak. Nagalit ako. So, to, nagalit ako. Kinabukasan nga, pumunta yung ano rito sa akin, yung TV, makinig pala rin. Sabi ko, tapos na ako yun eh. Gusto ko lang makaharap ng matino yung pamangkin mo. Kasi hindi ko alam ba't niya ako kinusunada. Wala naman akong atraso. Hindi ka ikakilala noon. Sa totoo, ikatoy, ang tatay mo, eh mga kamag-anak namin, sabi ng tiyo. Kumbaga ano lang talaga, ano, sabi, kasin, second kasin, parang gano'n. Sabi ko, wala namang problema kung magkamag-anak tayo. Di okay kung magkamag-anak. Kaya lang, ang inaano ko, yung pangyayari kagabi. Na, kung paano? Halos ko tangi ng pamangkin nyo ang buhay ko. Oh, totoo naman. Eh, paano kung may nangyari? Limbawa lang. Hanggang ngayon, no, hindi ako mapakali. Sabi ko sa tiyo, eh. Sa galit ko nga, sabi ko, gusto kong testingin kung hanggang sa tapang talaga ng pamangkin nyo. Sabi ko. Eh, siyempre, nakipag-arego. Pero ang hiningi ko namang ano sa kanila, wala ang problema kung arego. Gusto ko iharap nyo siya sa akin. Ayokong kayo lang. Tama, oo. Siyempre, mas mahirap na may areglo lawan lang yun. Gusto ko yung necessary. Noon, awan man ng Diyos. Marap naman. Nagtagal. May time nga na hindi ako mapakali kasi. Talagang, kumbaga, tingin ko, argabyado ako eh. Oo, totoo naman. Parang naiinip ako na pumunta siya. Ako pumunta. Ayaw naman magpakita. Ayaw magpakita. Hanggang sa hindi nasa na yung palang isang kumpari ko ay kapigit niya talaga. Kumpari niya rin. Na hindi ko mapahindihan. Sabi sa akin, pare, baka naman pwede natin arreglo. Sabi ko, wala naman sa akin yun eh. Masama lang talaga love ko. Kung siya makipag-usap sa akin, baka sakaling mawala mo sa akin. Kaya mo pare, iyahat ko sa'yo. Yun, hanggang sa nagkakita kami. Yun lang tinanong ko sa kanya, pare, ba't mo ginawa sa akin? Lalo nakawa ko, trust ko yun. Kasi siya nakaw. Hindi nakilala, nakainom daw. Nakainom. Sabi ko, ako yung nag-iinom din, pero hindi ko makawa ko din. Totoo naman, no? Nasa ano, nasa dyan ang ano. Tsaka ang inaaway ko, yung kalaban, yung may atraso. Ako wala akong atraso yun. Hindi siya pasensya. Ako naman eh, hindi naman ako mapagtangin eh. Kaya lang, yung araw, yung mga panahon na yun, mga kaibin na rin niya, medyo kahit kanino mangyari yun. Kahit kanino mangyari yun, siyempre. Kahit ako, siyempre. Diba? Medyo magugulat din ako. Mm-hmm. Pero sa'yo, habang nagsasalita, pinipitik niya yun. Oo. Unforgettable yun. Oo naman. So, gusto ngayon, hindi na kayo masyado nagkakapwentuhan nila, Sir Jun. Hindi na eh. Kasi busy pare-pareho. Ako araw-araw, siguro nasabi sa inyo. Oo araw-araw ako negative sa mga ano eh. Oo nga po. Wala na rin yung oras eh. Kaso binduan na lang daw talaga. Yun, lima. Pagka yung ako eh, video nabubugnot na, naiinom sa bahay. Kasi ako bahay atid lang ko eh. Pagka video na ano ko, punta mo na ako ng binduan. Magkaan lang ako ng ilang oras. Kasi nung pumunta ako ulito, sabi nila, o hindi dyan natin yung kotse niya, punta mo, baka nang hindi dyan. Sabi ko, nga, pinunta ako nga. Kaso nga lang, sabi niyo, balik na lang siya ka mo. Ah, baka nung kuyat ako. Yung naglaba nga po kayo nun. Kuyat ako nun, kauwi ko lang madali araw bago diretso pa lang naglaba. Oo nga po. May kwento rin sa akin sila, Tatay Baldo, na, siyempre, ano ni nani dati, hindi lang siguro mga tanda. Kaka-consider na bakit hindi mo kapanayin din yung mismo pangalawang junior sa Bacow para kahit paano naman eh makita din naman ng mga sa amin kasi idol yan eh hindi mabubura sa Cavite ang kasaysayan ng pagkaano talaga kaya sabi ko oo nga ba hindi ko nga puntahan kaya nag-message din si ano si yung mga kilala nila Sergio sa Dasma na punta mo rin sa Bacow para makausap mo rin, para makita din namin kung ano yung pagkakahawig nila ni Sir Jun. Ano nga po, di ba? Eh, iniisip ko nga, Sir Jun kasi Dasma eh. Pero minsan nakakausap ko rin sa comment yan, nag-iiwan din ako ng message. Makasisayan yun, no?
Pero pagdating dito, anong dulot sa inyo nun? Siyempre, kilalang kilala. Halos buong Cavite, kilala natin. May ano yung may... Yung taga rito sa amin, nalihiti mo, kilala ko. Mm. Pero ako, marami akong kaibigan. Matagal ko na silang kaibigan, pero hindi nila ako kilala na anak ako ng Cavite. Uh-huh. Kasi, ang ano ko, gusto ko kung malaman man nila sa ibang tao. Sa ibang tao. Hindi na sa akin. Kasi inisip ko, dalawang bagay pwedeng isipin ng tao dyan eh. Oo nga po. Pwedeng sabihin eh, kinagyayabang ko dahil sikat si tatay. Oo. Eh sa totoo, wala naman akong... Wala naman akong... Wala pang mulat, di pa mulat. Oo, tsaka... Wala akong ano eh, kumbaga... Si tatay, kumbaga, yung mga kapatid ko lang ang naalala niya. O, ako. Sa side nila, Sir Jun, ha? Mm-hmm. Tsaka itong ati ko, nakaranas din kay tatay ito, itong ati ko. Oh. Ako talaga totally wala. Hindi mo siya nakamulatan talaga kasi 2 years old ka pa lang, no po? Lumaki ako sa hirap, kasama ko nanay ko, mga kapatid ko, may asawa, maraming gano'n ng nanay dito. Wala akong trabaho, nanay di wala rin. Lahat ng trabaho nung kabataan ko. 12 anos pa lang ako yata, kung ano ang trabaho na ano. Kaya sabi ko, si tatay sikat pero ako mahirap. Kaya sabi ko, hindi na kailangan malaman pa nila ang ako. Pero nagugulat sila, no? Pumasok nga ako ng college eh, sa Mapua. Mapua, itong sa Cavite, ah? 1987, sa Mapua. Ama po, Adamson. Adamson. Ang dami kong barkadang eskwela, mga barkada na taga Cavite. Oo. Hindi nila alam na ano ako ni Kuti. Samantalang ka, ano, no? Leonardo. Eh, kung kasing edad ko, kahit na nilang Leonardo Manicio, hindi sila pamilya ko. Yung may edad, pag sinabing Leonardo Manicio, ba, putik, sinabing putik yun, ba? Yung may edad, pero yung mga kasing edad ko, hindi nila, ano. Kung, lalo na kung walang nagpukwento sa kanila, o hindi sila interesado doon sa taong sinabing putik, hindi nila maranaan na siya. Yung iba, nagkabistuhan nga yun eh. Namiesta kami ng Cavite. Cavite. Yung... Itong piyesta lang nito? Hindi, nung 1987. Ah, 1987, o. Pumunta kami sa bahay ng kaskwela ko. Ang bisita ng tatay niya, taga Olongga po. City? Matanda na. Di dating kami, sabi nung kaskwela ko, pa, mga kaskwela ko, isa yung pangalan. Pinakilala. Nung nabanggit yung pangalan ko, yung bisita ng papa niya, bisita yon. Ah, bisita. Tagolongga po. Ano higa pangalan mo, Toy? Sabi ko, Leonardo Manicio po. Junior ka? Opo. Sabi ko, patay. Alam mo na yun. Halika nga rito. Nagulat ako, sinampal ako. Pero nakita ko yung matanda na, iyak. Pagkasampal sa akin, iyak. Tapos niyapos ako. Kaibigan ko yung katatay. Kamusta na si ang nanay bati mo? Kailan na nanay mo? Nagulat natin yung tao doon. Paano nakilala, di ba? Sabi na, sabi ng matanda, hindi nyo ba kilala to? Para hindi nyo ba kilala to? Ito, anak ni, ano, gano'n. Anong puting. Ikaw, wala na, nagkagulo na. Pinigil, siyempre, ito, sa'yo na nakapokus lahat. Sabi ng mga eskwela ko, ang daya mo, pre. Tagal na natin magkasama, hindi mo sinasabi sa akin. Amin. Hindi ko sensya na kayo. Maraming dahilan. Oo nga. May sarili kang dahilan. Pero siyempre, anong nangyari dun sa pagtatagpo na yun? Pinukuha sa lamesa? Ayun nga, matanda, nagkwento. Narinig ko yung mga kwento. Tapos, mga eskwela ko, amiss na amiss na. Lalo na nung balik namin sa, ano, sa Adamson. Apo. Siguro, walang isang linggo, putok na putok ako. Putik na tawag sa akin eh. Imbis dati, Manicio eh. Manicio kayo, putik na. Putik na nung mabalitaan nila. Hindi ka patay, hindi na maawal to. Oh, andyan na yung mga
Prat. Oh. Totoo lang, mga Prat. Ang ano sa akin ng Prat. Di ko na ba magdidigo ng Prat? Ah. Sama ka sa amin, wala nang hising. Sama ka lang. O, totoo yun, wala nang hising. Basta oh, protektado ka na nila eh. Sabi ko, pwede namang hindi na ako maging membro nyo na magkakaibigan naman tayo. Oo. Basta ako, kabitin nyo. Eh, kahit, di ba, ang kabitin nyo, maraming Prat yan. Oo nga po. Ang kapirang ko ako, basta kabitin nyo, kakampi ko. Hmm. Nandito tayo sa Manila eh. Di tayo mga kabitin nyo magkakampi. Pero huwag nyo na akong anuhin na sumama sa Prat. Hmm. Kasi ang alam ko, pag ako napaano dyan, ma-obliga lang ako eh. May sarili ka rin dahil yan. May sarili akong laban eh. Oo. Marami rin tanong eh, no, minsan, no? Taka nung bata-bata pa ako. May mga nandito na... Sinaloob mo talaga. Oo, na... Sabi ko, darating araw, ganito ganun. Mm. Kumbaga, hindi naman basta madaling tanggapin na pinatay nila tatay ko. Apo. Tapos nung mamatay tatay ko, puro hirap yung dinanas ko. Mm. E, sa'yo sumalo yung hirap. Oo, oh, lahat. Talagang totoo yan, lahat. Alos, sinako mo na eh, no? Buti yung mga kapatid ko, at paano, nakaranas sila ng layaw na, sarap ng buhay. Oo, hindi. Talagang puro hirap. Yung kaya si Jun, siguro alam niya yung sitwasyon ko, kaya lagi nga pinapasalan dito. Mm. Sinibigin niya ako ng mga kailangan ko. Mga pangangailangan mo sa pangaraw-araw, no? Yun eh, matulungin ngayon si Boss Jun eh. Dahil naman namin yun eh. Oo, matulungin talaga. Tsaka ano, pansin ko naman sa'yo, mapagkumbaba kang tao. Yun nga lang, minsan pagtahimik na, may iniisip na yun. Ano, hindi rin natin may, ano yun eh, hindi na naman natin may tatanggi. Siyempre, may kanya-kanya tayong saloobin. May sarili rin akong pinaglalaban. Matatawa naman yun. Sobrang tagal din kasi nang pangyayari na yun, no? So hang haba ng hakbangin nyo bago nyo no, bago yun naka... Totoo yun. Kung saan-saan ako napasukot, totoo. Ang dami kong, sa edad kong to, ang dami kong nang karanasan. Talag totoo. Nag-stable lang kayo. Eh. Wala na yata ang taong, klase ng taong hindi ko nakasama. Lahat na yata ng klase ng taong nakasama ko. Kaya, kahit saan ako, pwede ako eh. Oo nga. Totoo lang. Lahat na ng klase ng tao. Tingin ko, nakasama ko na. Mga halang, pwede na rin. Lahat yan. Nakasama ko na lahat yan. Dami ko nga itinago dito. Kaibigan, di matanggihan. Kailangan tulong. Sige, dito ka. Pasyal ka. Pasyal ka. Kung kailangan mo tumigil dito, tumigil ka. Yun yung sirpat eh, di ba? Oo. Ganun yung ano niya eh. Yung ano niya rin sa sarili niya eh. Tutulungan ko at tutulungan. Mm. Marami na rin nakasama kasi tatay mo nung ako na minsan din na nagkwento kasi yung asawa ni Buboy Tibayan na tigre ng Cavite. Mm. Doon din naglagay ang tatay mo nung time na bagong laya din siya. So totoo, yun lang pinagtataka ko. Eh kung ano naman kung bakit ganun. Marami na akong lugar na napuntahan. Paminsan, na lalaman nilang anak ako. Mm. Yung mga matatanda, isang wika, isa sa ang sinasabi. Iba-ibang lugar to, ha? Palagi nilang sinasabi, isa lang. Nung nabubuhay tatay mo, nagtago dito yun, nagtigil dito. Sabi ko, kahit saan yata ako magpunta, para palaging nagtigil si tatay. Magiging ako, baka sa Robin Hood ngayon. Ibig sabihin, matulungin. Da? Matulungin? Tsaka, ramdam ko sa sarili ko. Nasa dugo namin yung masa. Basta, mas ano ako sa mahirap eh. Totoo yun, no? Mas ano yung love ko. Mas pabor ako doon. Kasi hindi nila napapansin yung kahirapan eh. Pagdating sa kaya tao. Sabi ko, hindi siguro totoo yung nawawala si tatay sa putik. Kasi daw pagka nagkakabulan, nawawala daw agad pag tumutulog sa putik. Sabi ko, hindi, palagi ko hindi totoo yan.
Kalagay ko ang totoo, kinukup-kup siya o tinatago siya ng mga tao kasi mahal siya ng tao. Totoo naman, oh. Tinatago siya maigi. Tapos sasabihin, ang isipin nila, may anting yun, wala. Pero ang totoo na, tingin ko lang, baka itinatago ng mga tao. Kasi nga, mahal siya ng tao. Mahal siya. Ay, yung kwento nga po ni, ano, ni Nanay Yayang, inahabol daw siya ng mga pisi. Kapit bahay na sa Dasma yun ha. Halos ilang baitang lang bago sa kanila, bago sa tatay niya. Paglusot doon sa bintana eh, tinakpan siya ng unan eh. Eh di siya nakita, di siya makikita doon. Tinanong ng mga PC kung naglagay doon, nagdumaan doon si tatay mo, si Narong Puti. Hindi, sabi nila. Pero tinakpan nila ng unan. O, ibig sabihin, ganun kaswerte si Narong Puti sa mga tao na niyayakap siya bilang, minamahali siya eh, di ba? Hindi siya binibenta para, ito, dito, hindi man. Ganyan lang naman talaga buhay eh. Pag minahal mo, mamahalin ka rin. Totoo naman, o. Pag pinagpahalagan mo, mas mahal ka rin. Oo, mas mahal. Ganun yun. Doon din siya naglagay sa Bayan Luma. Oo nga. Tatagal ko ng mga naging kaibigan na hindi ko na matandaan eh. Pumapasyal dito eh. Pare, tandaan mo po ba o? Oh? Pare, sarami pa ng mga kaibigan natin. Pasensya no, baka pwede yung pag-remind pangalan, tsaka kung taga saan. Pag sinabi yun. Yun sa mga tatandaan mo. Awa pare, natatandaan na kita. Napasyal. Ay, naisip kong bisitahin ka eh. Gusto kita yung kamusta yan, pare, kung anong lagay mo. Sabi ko, ito, buhay pa. Eh, ibig sabihin, yung mga ganong tao na matagal na, pero na pinupuntahan pa rin ako. Ibig sabihin, may maganda tayong tinanin niya. Tama. Yun din ang aalihin mo. Kung ano yung tulong mo sa mga tao, yung pakikisama. Number one kasi dyan, ang pakikisama natin. Oo. Totoo yan. Yan ang number one. Ting-ting dyan ako naniniwala. Pakikisama natin. Kahit anong ano ng tao, basta't marunong ka. Sabi ko nga sa'yo, kahit mamamatay tao pa yan, kahit pinakita ka mo na maganda at pinakisama ka mo ng tama, hindi ka iiwan yan. Tsaka, wala namang likas na masamang tao eh. Totoo naman. No. Natatawa na nagigipit. Napapasama lang. Nagigipit lang. Naman. Kaya hindi kailangan na purgit sira-sira. Damit, purgit ano eh. Pag dapat parehas lang. Totoo naman. No. Minsan bumatay din tayo sa balanse. Oo. Huwag natin usgahan. Pangit mang usga. Oo, pangit mang usga. Totoo naman yun. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ba naapektuhan yung habang lumalaki ka, naging anak ka ni Narong Puti, may nagsasabi ba sa iyo na? Meron din. Hindi naman lahat ng tao natutuwa sa tatay. Tatay naman may kalaban din, alam natin. Totoo naman yun. Ngayon, yung halimbawa, maminsan ang makakilala sa'yo o malamang anak ako noon. Yung palang taong yun eh, isa sa parientes na yun, nakaaway ni tatay. Siyempre, hindi pabor sa atin yun. No, totoo naman yun. Ang maririnig mo doon, negatibo. Hindi ka makakarinig na maganda roon kasi kalaban yun. No, totoo naman. Yun ang isa sa mga iniiwasan ko kung bakit ayoko magpakilala. Siguro yun din yung side ni ano ni Sir Nardo ay si Sir Jun, Sir Jun. Yun din siguro yung kasi napapansin ko sa kanya parang ganun din yung sistema na parang sa'yo din ang sistema. Sa totoo, siyang may paalala sa akin yan. Nung ako nung kami nagkasama. Sabi niya sa akin, huwag ka masyadong ano sa tao, magpaklala. Na ganyan, ano kami, Narong Puti. Kaya mong itago. Itago mo kasi hindi mo kilala kung sino ang karap mo. Tama naman. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kaya lumalaki ako, ginawa ko yung sinabi niya na medyo kubli ng konti. Tama ako. Tama naman yun. Tama nga naman yung advice din ni Sir Narong, Sir Jun. Ayun. Sa comment kasi, Boss Jun tawag siya. Boss Jun, Sir Jun. Kaya nakikita ko, yun, doon ko na, ito pala yung panganay. Tapos, may nag-message sa akin na, punta ka ng bakaw, taga dyan ka lang pala. Hindi mo mapuntahan yung anak ko naman yan.
para kahit paano makita din naman namin kung anong kalagayan nila. Kami gumagamit ng Leonardo Manicio. Parami kami. Si Kuya, ako, anak ko, anak niya. Ah, may junior ka na rin po, no? Oh, the third ko to. Third, si bago siya, si JJ. Pero Leonardo rin yun. Leonardo rin. So, apat kayong gumagamit ng app? Ano? Apat. Sa alam ko lang, ha? Sa pagkakalam ko lang, ewan ko, meron pa. Yung mga, siguro may mga anak pa. Baka, hindi rin pa na kayo. Baka meron yung sinunod ba? Hindi natin alam kung meron pang naging anak si, ano, na pang-COVID.